So yan guys, ngayon magpapalit tayo ng fan ng ano guys, sterilizer. Ito guys, wala siyang, hindi siya umiikot to. So gaano ba ka-importante ito guys sa mga machine natin? So ito kasi guys, nakasarado. Yan, naka-class lock yan. So ang problema ko, hindi siya umiikot yung fan. So napaka-importante yan guys, yung fan para dito sa exhaust ng machine natin. Ay. So, papunta na rin. The fan exhaust fan. So, ito guys. So yun guys, ito yung napaka-importante kasi nandito lahat yung control. So pag mainit ito guys, either magkaroon tayo ng problema ng sa electronics natin guys. Kaya kailangan talaga yung natin yung palitan ng fan motor guys. So ito yung fan nya, wala hindi sa minuto. So give me the one. So yun guys, meron akong bago. Ayan. So ito guys, local na lang namin ito binili. Ayan, 220 volts, 240. So, mura lang naman ito guys, nasa mga 85 or nasa 100 real. So, sa 1,000 mahigit na sa atin ito mga ito. So, papalitan natin guys. Ayan, maandar siya. So, dapat kanya turn off the machine at inside. Turn off the button only. So ipapa-off lang natin guys yung may naka-switch off power para safe. Ayan. So switch off na siya guys. Ayan. Off na siya. Ito na lang yung ano niya. Yung battery niya. Yung RAM memory. RAM battery niya guys. Napaka-important yung RAM na battery guys. Kailangan palitan mo ito every 5 years. Para hindi siya mag-corrupt yung PLC mo. So ito yung trabaho ng RAM battery. So isang double battery yan guys na rechargeable. So sorry guys, hindi pala sa rechargeable, hindi pala si rechargeable na battery. So ano lang siya. Yung battery na matagal maubos yung taon bago maubos yung ano niya guys. So ano yan guys, 3.6 volts. So importante guys, kailangan palitan to every 5 years para hindi mag-corrupt yung PLC mo. Huwag mo nang antayin na ma-drain na drain yung battery. Kailangan every 5 years palit mo na para okay pa rin yung PLC mo guys. Mahirap kasi pag nag-corrupt yung PLC, i-reprogram ulit yan guys. So agapan nyo na agad yung RAM battery niya para hindi ka na mamumroblema pag may karoon ng pag nabubura yung PLC. So importante agapan mo na tong battery na to. So yun guys, ang kwalitaya dito. So turn off already. So first we will remove first our tools. So ito guys, napaka-importante sa mga machine na nakakulob yung ano niya guys, nakakulob yung cabinet niya. So napaka-importante ito guys.
Ayun guys, sunog na siya. So, sunog na siya kaya ganun nangyari. So, sa 24/7 kasi itong naka-under guys, kaya sunog na siya. Kailangan natin magpalit. Kunin lang natin ito. How many years have you been? Long time? Yeah, like long time this one. Maybe last time I replaced this one, maybe around 5 years. So 5 years I think I replaced it. That's why I have one more stuff. I replaced this one 2 pieces, so I have still. So, kasi guys, alam ko naman ng life ng mga ganito kasi 24/7 naka-under. So, kailangan mo talagang meron kang backup. So, hindi na ako nahirapan mag ano ng request ulit bago kasi meron naman akong spot pa na isa. Kasi dalawa itong nirequest ko noon. So, after 5 years siya guys, bago siya na-exira ulit. So, napaka-importante ito guys sa mga ganitong equipment na exhaust ng isang machine. So, para hindi mag-overheat yung mga components mo guys dito sa loob. So, ito yung mga napaka-importante. Siguro guys, sa ibang mga equipment na mga digital na siya, kasi sensor type na siya, madidetect niya siya kung may fan error. Ito kasi guys, wala. Kaya, lumang klase. So, kailangan mo talagang yung naka-ano niya. Only one nut. Where's other? Ito nga pala guys, wala naman itong polarity. So AC naman kasi ito. Hindi mo na kailangan mag polarity pa. So,
Turn on the machine. Power on the machine. On. No need, open. On the machine. On. On. Ah. And guys. So, yun guys. So, now it's okay. Ayan. So, gumana siya. Okay, kalas. So, now okay, kalas. Ah, it's working. Ah, the other one burn. Pan lower. Hold up. I already installed new. Because this one problem. There is no exhaust inside. But this one closed. No, after that, you should check this one. Huh? Try on the thing. Now again. Only a few seconds. Oh. Now? Now I start. Okay. Very small one. Hmm? Inside? So yun guys, okay na siya. Ganun lang kasimple. Magpalit lang. Okay na. Yup. Pause. Yun guys. Oh. So, running na siya guys. Yun. Okay lang. Success. And guys, okay na tong ano natin, fan blower. So may idadagdag lang ako guys na kunting kaalaman guys about sa mga ganitong PLC control guys. So pag PLC kasi guys, ang control mo, meron niyang battery. So ang pagpapalit pala ng battery guys, yung tinuturo ko sa kanyo kanina. Yung pagpapalit pala nun, dapat yung naka-standby yung machine mo. Huwag niyong patayin dito sa may naka-main breaker. Dapat siya naka-on pa rin yung unit. Huwag kang magpalit ng naka-turn off yung unit guys. So kailangan mo talaga naka-on yung unit para hindi nabubura yung program ng PLC once na-remove mo yung battery. So yun na pa naka-importante guys sa mga PLC control. So sa Windows walang problema guys kasi madali lang i-program sa Windows. Pero sa PLC kasi guys kailangan mo pang programmer para ma-program yan. So yun lang kunting ibigay ko sa inyo na kalaman na sana pag nagpalit kayo ng battery ng mga PLC kailangan naka-standby, naka-on siya yung unit, huwag niyong patayin sa pinaka main breaker guys. So ayun guys, okay na to, nag-run na siya.